Isang buwan na ang lumipas mula ng hagupiti ng Bagyong Pablo ang Compostela at Davao Oriental. Higit 1,000 ang namatay, lampas 600 ang nawawala. Napinsala rin ang mga karatig bayan tulad ng Lingig sa Surigao del Sur. Yung nangyari ng Pablo, lahat kami parang nagugulat, nalulungkot. Parang hindi namin kaya yung sarili namin kung talagang mabubuhay pa kami o hindi na. Sus, yung paaralan namin dati, maganda talaga. Ako nga, pagpunta ko dito, pag ikalawang araw, umiyak talaga ako dito sa loob ng room ko. Ito na ang room namin, wala ng atip, wala ng mga division, yung iba wala ng pinto. Ito ngayon ang mababang paaralan ng pagdilaan. 12 lamang sa 45 mag-aaral ni Ginang Espinola ang pumasok sa unang araw. Yung ibang grado, 4, 3, yun lang, konti lang. Kasi umulan, at saka wala talagang gamit. Wala talaga silang magagamit. Paano daw sila pumasok na wala silang ballpen, wala silang lapis, wala lahat. Walang chinelas, kahit chinelas, wala. Meron naman kaming natira na mga references, katulad nito, kanina, pagdating namin dito. Ano lang kami, more on reading. Kasi yung blackboard namin kanina, hindi pa pwede sulatan kasi basa. Halos hindi nakapagtatapos ng high school ang mga estudyante ng Lingig. Malalaki yung mga pangarap nila, kaya lang hindi makaya ng mga magulang nila kasi mahirap talaga yung mga tao dito. Mas mabuti na lang na makagraduate sila ng elementary kasi pag nakagraduate ka ng elementary, pwede naman kayo makapanarabaho doon sa Davao bilang katulong o kaya sales lady doon sa mga bakery na naman. Dito sa Lingig, ang mga kabataan ang guro ng kanilang mga magulang. Sila ang mga nagbabasa ng boto tuwing eleksyon, nagkukwenta ng benta sa palengke, at nagtitiyak na di nalalamangan ang mga magsasaka. Lampas 1 matapos ang Pablo, lubog muli ang mababang paaralan ng pagdilaan. Bumaha dahil sa malakas na pag-ulan noong 3 ng Enero. Simple lang ang kanilang pangarap. Librong hindi dikit-dikit ang mga pahina at bubong na masisilungan sa ulan.